Good morning, brothers and sisters in the Lord. At syempre, good day din sa lahat ng ating mga viewers na nasa iba't ibang mga time zones. Welcome po sa ating daily devotional. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, papasalamat kami sa araw na ito, sa umagang ito. Salamat po sa panibagong kalakasan. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Salamat sa mayamang mong grasya na siyang magsusustain sa amin sa buong araw na ito. Tatanggap uli kami ng inyong dakilang salita. Salamat dahil may kayamanan, may pagpapala, may kalakasan po sa inyong salita. May pag-asang inihahatid ang inyong mga salita sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, aming Diyos, tatanggapin namin ang lahat ng inilaan mo ng mga revelations, mga kapahayagan, dahil ito ang mahalaga sa aming buhay. Isang kapahayagan lang ay sapat na upang ang aming buhay ay magkaroon ng breakthrough, ng pagbabago, ng biyaya na siyang kinakailangan namin sa maghapong ito. At sa bawat araw, dinadalangin ko po ang aming mga mahal sa buhay. Idinadalangin namin ang aming mga trabaho at pinagkakakitaan, negosyo man ito, o anumang uri ng trabaho na siyang pre-provide mo para i-sustain kami sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Salamat sa kalusugan na kami ay pinalalakas mo ang aming katawan, ang iyong pag-iingat sa amin sa kabila po ng global pandemic na ito. You are protecting us, you are covering us with your precious blood. Salamat po at ngayong umagang ito, araw na ito, bukas uli ang aming puso at kaisipan, katauhan na tanggapin ang mga inilaan mo para sa amin. Salamat po ng maraming marami. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. And so today is Thursday. Ano bang date ngayon? July 22nd. July 22 and it's Thursday. Welcome sa ating daily devotional. Ito po si Pastor Rene Alog. At ini-encourage ko po kayo na i-share ang ating broadcast na ito, itong ating daily devotional na ito sa inyong mga Facebook friends. At maging multiplier po tayo. Marami pong nangangailangan ng salita ng Diyos. Pangalawa po, you can follow us in YouTube. At ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At huwag kalilimutan po na mag-subscribe at pindutin ang notification bell pag nasa YouTube channel na po tayo para lahat ng mga future video uploads ay ma-notify po kayo. Kasalukuyan po ang inyong lingkod at ilan sa ating mga leaders ay nandito na kami sa Bislig City, Surigao del Sur. At kahapon po ay nagsimula na kaming dumalaw sa mga gawain natin, sa mga simbahan natin. And today is another busy day dahil may mga dadalawin na ulit tayong mga local churches. But anyway, bago ho natin ikwento ang mga kaganapan pa, dadako na tayo sa salita ng Diyos. And again, we are still in the book of Habakkuk. At ito po ang pang-sampu na devotional lesson sa 3 chapters ng Book of Habakkuk. 3 chapters lamang po yan, pero pang-sampu na po natin ito. And hopefully, mag-culminate bukas ang topic. And afterwards, we will start with another lesson sa panibagong Old Testament
minor prophetic book. So, pangatlo na rin ito actually sa ginagamit nating key passage at mahalagang mahalaga po ang Habakkuk chapter 3 verses 17 to 19. Yan po ang ating key passage. Habakkuk 3:17 to 19. Okay, so basahin ko po. At kung meron po kayong mga Bible, samahan niyo po ako. Hindi po natin ginagamit yung usual app na meron kayong PowerPoint diyan sa monitor. Alam niyo ho, nandito kami sa mission. So, nilagay ko lang yung aking cellphone. Ayaw kong ma-miss po ang pag-share ng gospel. At hindi natin dala yung buong gamit, equipment, kasi wala naman tayong solong Wi-Fi signal dito. Okay, Habakkuk 3:17 to 19. Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer, and He enables me to tread on the heights. Yan po ang pinaka key passage natin. Pero between 17 to 19, ito po ang litanya nung pagpapasalamat ni Habakkuk sa kabila ng nauna niyang mga reklamo, sa kabila ng nauna niyang mga litanya. Ang sabi niya, though the fig tree does not bud and the fields produces no food, I will be joyful in God my Savior. Eh, dumarating naman talaga yan, mga kapatid, sa pananampalataya na hindi dahil gusto tayong parusahan ng Diyos, pero katulad po ng nauna ko nang itinuturo na kung lahat ng panahon ay blessing and blessing lagi at wala nang adversity, trouble and sufferings tayong dadaanan, malamang hindi natin ma-appreciate yung the goodness of our God. Di po ba? Kaya inaalaw niya po eh. No? Inaalaw ng Diyos na sa gitna ng pananagana ay dumarating din yung panahon ng pangangailangan, yung panahon ng kawalan, para matuto tayong tumawag sa Kanya. Sabi nga, bagaman ang puno ng fig tree po ay igos, ay hindi namumulaklak at walang mga ubas sa kanyang mga puno, kahit na ang ani ng olibo ay nabigo at ang bukirin ay hindi gumagawa ng pagkain, kahit na walang tupa sa kulungan at walang baka sa mga kwadra, gayunpaman magagalak ako sa Panginoon. Ako ay magagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang soberanong Panginoon ang aking kalakasan. Amen. Ginagawa niya ang aking mga paa na parang mga paa ng usa. At ang karugtong noon, sabi niya, and He enables me to tread on the heights. Bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak. Para bang hindi ka nakakita ng pangitain na merong mangyayaring mabuti mula sa kawalan. Ang mga bukirin ay hindi na gumagawa ng pagkain. Para bang lahat na lang ng pinupundar mo, lahat ng itinatanim natin, ay parang hindi naman nagkakaroon ng magandang resulta. At ang sabi niya, magagalak ako sa Diyos na aking nagagalak ako sa aking Diyos na aking tagapagligtas.
Ganun dapat tayo magtiwala sa Diyos, mga minamahal. Dumarating po ang tagtuyot, pagkabigo sa ani, giyera, gutom, at ito ang karaniwang kinatatakutan at pangyayari sa sinaunang panahon. Panahon nila Habakkuk, ang malimit nilang nararanasan ay tagtuyo, ang kawalan ng ani, ang giyera o mga digmaan, at gutom. Ito po, these were common fears and events in ancient times. Eh, hindi na ho lalayo, hindi lamang po nung panahon nila Habakkuk ito. Kasi ganun din ang totoo sa maraming mga bansa sa mundo ngayon. Diba? Ito po ay laganap. Hindi man solo ng isang bansa itong apat na ito. Drought. Ano pa? Crop failure, war and hunger. Pero buong mundo nagsasuffer ng ganyang iba't ibang uri ng pagsubok. Laganap pa rin, kumbaga ibinabalik lang ng Diyos ang sitwasyon sa panahon nila Habakkuk. Para tayo ay piliin nating purihin ang Diyos, piliin nating magpaka-Diyos pa din sa kabila ng mga sitwasyong katulad nito. Sa mga wala sa Diyos, ang future ay unpredictable. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi natin pwedeng maging salita na ang future ay unpredictable. Ang future natin, dahil tayo anak ng Diyos, predictable po yan. Anong prediction natin? Eh, ayon sa salita ng Diyos. Ang ating prediction, ang ating inaasahan, ay hindi ayon sa ating pananaw. Kasi kung pananaw natin, eh talagang naghihirap po ang buong mundo. Kahit yung mga mayayamang bansa, siyempre medyo mas matagal lang dahil mas malalim ang kanilang bulsa, mas matagal silang dadanas nung dinaranas na ng mga mahirap na bansa. Pero kahit na anong yaman ng bansa, anong hirap ng bansa ngayon, lahat po ay umaangal. Marami na pong tao ang nawalan ng trabaho. Nagbiyahe po kami from Manila to Butuan City. Nag-eroplano po kami. At mapapansin mo po ang kalungkutan sa airport, no? Kasi yung dating ating NAIA airport, na pag nagbibiyahe po tayo palabas ng bansa o parating sa bansa natin, ay talaga namang napakaraming tao, napakaraming pasaherong dumarating, napakaraming pasaherong umaalis. Ang eroplano ay kailangang mag-queue, pipila para sa paglipad. Ang mga eroplano ay pipila sa kanilang paglanding. Ngayon po ay hindi na po ganun. Napakalamig po ang airport dahil wala masyadong tao nga. The same airport na noong punong-puno ng tao ay papaypay ka pa, mainit. Pero ngayon, mararamdaman mo yung lamig ng aircon kasi kakaunti ang tao. So, ramdam natin lahat, no? Pero piliin natin na magpuri pa rin sa Diyos. Huwag nating iugnay na yung kahirapan, yung kalagayan natin ay parusa ng Diyos sa atin. Pero hindi naman pwedeng pag dumating ang pagsubok, exempted tayo. Lalo na pag ito ay isang national or global catastrophe, dadaanan tayong lahat. Ang maganda lang, siyempre, na may istorya na sa Biblia. Sa panahon ng pagpatay sa mga panganay sa Ehipto, ay nilalampasan ng Diyos ang mga tahanan ng mga Israelita
na may pahid ng dugo ng kordero sa kanilang mga hamba at sa kanilang mga doorframe. Di po ba? So, itong ating kinukwento, laganap po sa lahat. At nararanasan ng lahat. Kaya ang aking exhortation sa bawat isa, magpakatibay po tayo. Pagtibayin natin ang ating mga pananampalataya sa Diyos. Ito yung panahon ng pagsubok sa buong mundo. At ito na yung tinatawag nating survival of the fittest. Yung fit for the for heaven ang magsusurvive. And only the strong survive, sabi nga nila. Yung mga malalakas lang at mga masisigla sa Panginoon ang magsusurvive sa onslaught na ito ng ikang global pandemic ng COVID-19. But even if we live in a more secure environment, we can experience other painfully real challenges to our faith. Maaring iba ang dating ng pagsubok ngayon sa mga mahirap na bansa, sa mga buhay ng mga Kristiyano. Pero ito po ang aking masasabi na kahit ang iba sa inyo o iba sa atin ay nabubuhay sa isang mas secure na environment dahil nasa bansa kayong mayaman, ang gobyerno ninyo ay mayamang gobyerno, meron pa din kayong sukat ng mararanasan. Kung hindi man katulad ng nararanasan ng mga mahirap na bansa, kahit saan po kayo nakatira, kahit sa anong bansa po kayo kabilang, ay meron kayong mararanasan na ibang karanasan at mga painful, real challenges sa ating mga pananampalataya. Because faith that is not tested cannot be trusted. Ang pananampalatayang hindi sinubok ay pananampalatayang hindi maaasahan. So talagang ang ating pananampalataya, ito po yung panahon na isinasalang tayo. Ito yung panahon na sinusubok kung gaano nakatibay, katatag ang ating pananampalataya. So may mga tanong lamang po ako, what do you do when your worst fears become a reality? Ano ang gagawin mo kapag ang iyong pinakamatinding takot ay naging katotohanan na? Para bang ito na nga ba yung aking kinatatakutan eh? Ito na nga ba yung iniisip kong wag mangyari kasi pag nangyari ito, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Paano kung yung mga worst fears natin ay nagiging reality na? Kumusta po ang tayo natin sa Panginoon? Nakapag-ipon ba tayo, nakapagpundar ba tayo ng sapat na kalakasan habang hindi pa dumadating ang mga pagsubok na nakatulad ng mga dinadaanan natin ngayon? Kaya po mga kapatid, sa mga panahon na okay ang buhay, magpalakas tayo sa Panginoon. Kasi anumang oras, dadating po yung pagsubok na hahamon na sa ating naipon na pundar na kalakasan. Sabi nga, hindi lahat ng panahon ay Pasko, hindi lahat ng panahon ay piyesta. Kaya pag pinagpapahinga tayo ng Diyos, pag pinapalakas tayo ng Diyos, magpalakas po tayo. Kasi anytime ay darating na yung mga bagay na kinatatakutan nating pwedeng mangyari. How do you respond to tough times? Kumusta po? Ito yung aking mga tanong. Paano kayo tutugon sa kahirapan ng buhay? Paano kayo tumutugon pag sinusubok ang inyong pananampalataya? Katulad nyo ba si Habakkuk sa kanyang huling chapter na I will rejoice in the Lord my Savior? Na kahit na sa kabila ng mga pangyayaring negatibo, matapos siyang maglitanya ng kanyang reklamo at kanyang indignation sa Diyos at sa langit, na-realize niya
na kahit walang bunga ang igos, hindi namumulaklak ang igos, walang produce ang lupa, walang baka sa kwadra, walang tupa sa kanilang stalls, I still rejoice in God my Savior. Yun po bang ating magiging reaction? Paano tayo nagre-respond sa tough times? Dito ba nababasa, nakikita ba ng Diyos na tayo matibay na? Dahil positibo ang ating pagtugon sa mga panahong sinusubok ang ating pananampalataya. What happens to your walk with the Lord? Ano ang nangyayari sa iyong paglakad kasamang Panginoon? Kasi talaga namang kahit anong klaseng lingkod tayo ng Diyos, anong level ng ating spirituality, one way or the other, ay susubukin tayo, idadaan talaga tayo. Sabi nga, ang ginto ay dinadalisay, pinupurify ng apoy para maalis ang dumi ng ginto. Ang pagdalisay ay apoy ang gamit. Kung ang gintong mahalaga ay dinadalisay ng apoy, ang ating pananampalataya ay mas mahalaga kaysa ginto. Kaya ang ating pananampalataya din ay dinadalisay sa pamagitan ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay natin. Dadalisayin po tayo. Whether we like it or not, mga minamahal, may purification, may pruning, may purging. At itong ating panahon ay panahon ng pruning, panahon ng purging, panahon ng pag-aayos ng Panginoon sa ating buhay pananampalataya. Today, we turn to one of the most powerful affirmation of faith in all Scripture. Dito po sa ating pinag-aaralan, faced with God's predictions of war and devastation, the prophet Habakkuk anticipates hunger in the land. But in the face of upcoming tragedy, he proclaims that he will still rejoice in God, his Savior. So parang itong ating panahon, predictable na eh. Kung magtatagal pa ito, God forbid. Pero hindi natin alam kung saan ang dulo nito. Pero kung magtatagal pa itong ating kinalalagyan ngayon, ay pwede mo nang i-predict kung ano ang magiging outcome nito, yung worst outcome. Pero dapat, anuman ang maging resulta nitong sitwasyon natin, meron na tayong tayo, meron tayong stand, meron na tayong panghahawakan, meron na tayong desisyon na whatever happens, mga minamahal, dapat settled na sa mind natin yung I will still rejoice in God my Savior. Well, baka sabihin natin, madaling sabihin po yan, Pastor Rene, pero mahirap gawin. Bibigyan tayo ng grasya ni Lord, pero dapat as early as now, settled na sa ating mind. Na anuman po ang resulta ng lahat ng mga nangyayari ngayon, we will still rejoice in God, our Savior. Amen? Magagalak pa rin tayo sa Panginoon na ating tagapagligtas. External circumstances are not going to stop is to stop us from finding joy in God. Amen? Tandaan po natin yan. Ang mga external circumstances natin ay hindi ito mga bagay na magpapahinto sa atin para matagpuan, para hanapin natin ang kagalakan sa Diyos. Kumbaga, hindi tayo mamanduhan ng sitwasyon, ang external circumstances natin na tayo ay makalimot na magpuri sa Diyos. Piliin nating magpuri sa Diyos sa gitna ng mga external circumstances na hindi favorable. Well, marami tayong reason, marami tayong mga dahilan para sabihin ang hirap namang mag-worship pa kay Lord sa sitwasyong ito.
Pero piliin natin. Piliin natin magpuri pa rin sa Diyos sa gitna ng ating mga sitwasyon. Amen? And as Christians, we can rejoice in even the most challenging circumstances because of Jesus' death and resurrection. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, magagalak pa rin tayo at makakapagpuri pa rin tayo sa pinaka matinding hamon at pinaka matinding sirkumstansya sa buhay natin dahil sa istorya ng Panginoong Jesus sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na muli. Kahit na po anong worst circumstance natin, let us choose to rejoice in God our Savior. Para sa atin lahat, hingin natin ang grasya ng Diyos na magagawa pa rin nating magpasalamat sa gitna ng worst circumstances sa buhay natin. Nakikita ko nga minsan ang mga kapatiran na ang kanilang mga mahal sa buhay sa panahon ng pandemic na ito ay kinukuha na ng Panginoon. Ang iba ay hindi makauwi. Ang iba ay ang mga anak o miyembro ng pamilya ay nasa abroad na hindi sila makauwi dahil sa sitwasyon nga ng limitado at restrictions ng mga flights na hindi na nila makikita ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero minsan tinitignan ko po kung paano sila nagre-react, paano sila nagre-respond sa mga sitwasyong ganun. At natutuwa ako na nakikita ko na kahit napakahirap yung sitwasyon, na hindi man lang nila masilayan ang mga mahal sa buhay na namaalam na. Pero nakikita ko sa kanilang mga sitwasyon na matibay sila. Kumbaga, well, I'm not saying na hindi sila nalulungkot. Nalulungkot din, pero sa huli nagtatagumpay sila. At sa lahat ng may ganong sitwasyon, ako po ay sumasaludo sa inyo. Ako po ay humahanga sa inyong kalakasan na napili nyo pa rin purihin ang Diyos sa kabila ng inyong mga sitwasyon. Kaya nga, sabi po ng Bible sa Romans 8:39, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. So even in the toughest of circumstances, even when we look death in the face, we know that nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Amen? Kahit na po sa gitna ng pinakamatinding sirkumstansya, kahit na po ang hamon ay hamon na ng pagharap sa kamatayan, meron tayong mindset, meron tayong kasiguruhan. We know that nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Yan po ang ating consolation. So in the midst of suffering, never forget that our God is a loving God, no matter what. Yan pong ating isaisip sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga kapighatian, mga minamahal. Huwag nating kalilimutan na ang ating Diyos ay isang mapagmahal na Diyos. Ano man po ang ating pinagdadaanan, ano man po ang ating mga sitwasyon, ano man pong ating mga sirkumstansya, mga minamahal ko, sa gitna ng kahirapan, huwag nating kalilimutan, huwag tayong makakalimot that our God is a loving God. Hindi niya tayo pinarurusahan. Siya ay mapagmahal na Diyos. Minsan inuugnay natin, yan ba mapagmahal na Diyos? Kung mapagmahal siyang Diyos, bakit niya hinahayaan na ang righteous ay mag-suffer at ang
evil o wicked ay nagpa-prosper sa buhay, minsan inuugnay natin. At kapag inugnay na natin yan, na bakit ang righteous ay nagsasuffer at ang wicked ay nagpa-prosper, diyan na tayo magsisimulang magreklamo. Yan ang magiging puhunan natin para reklamuhan ng Diyos. Pero magtiwala lang tayo sa Diyos, mga minamahal. Amen? Because by His Spirit, He comforts us. Hindi natin mararamdaman ang ibig sabihin ng comfort na hindi tayo dumaan sa suffering. Di po ba? Hindi natin ma-appreciate yung mga positibong bagay na ginagawa ng Diyos kapag wala tayong pinagdaanan. Eh, Diyos siya eh. Eh, bakit niya ginagawa yun? Pwede namang mabuti na kaagad. Kaya nga, sinasabi ko, eh, mas marunong pa tayo sa Diyos. Kaya nga, Diyos siya eh. Pwede bang magreklamo ang clay sa potter? He is the potter. We are the clay. Wala pong clay na pwedeng magreklamo sa potter at sabihin niyang, bakit ganitong hulma mo ako ginagawa? Bakit ganitong hugis mo ako ginagawa? Wala pong kakayanan ang clay na magreklamo sa potter. Kasi yung potter po, bahala siya kung anong design ang gusto niyang gawin. Karapatan niya yun kasi siya ang potter. Ganon din, dahil siya ang Diyos, hayaan natin na ang Diyos ay magpaka-Diyos. At tayo naman ay tao na dapat magpaka-tao. At mabuti na lang Kristiyano tayo, naintindihan natin kung hindi man ang kabuuan ng ginagawa ng Diyos, pero katulad nitong ating devotional ay ine-enlighten tayo ng salita ng Diyos. He is always in full control of our lives. God is in control and I shall not be moved. Amen? Huwag kayong mag-alala sa inyong mga trabaho. Hawak ng Diyos ang puso ng inyong mga kumpanyang pinagtatrabahuan. Hawak ng Diyos ang puso ng mga employers ninyo. Kung kayo ay tunay na umaasa sa Diyos, i-sustain kayo ng Diyos, i-preserve kayo ng Diyos. Ibang economy ng Diyos, ibang economy ng langit. And God is in full control and I shall not be moved. Amen? God is in control and I shall not be moved. We shall not be moved. And that joyful reality gives us hope even in the most difficult times. At dahil dyan sa katotohanan na yan na God is in control and I shall not be moved, ito ang nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa upang harapin ang pinaka-worst na panahon. E itong sitwasyon natin, hindi pa ito sukdulan. I am not saying na hinihintay natin yung sukdulan, pero hindi pa ito. Sapagkat hindi pa ito yung naka-itemized na mga signs of His coming, may mas matitindi pa dito na mga mangyayari. Kaya dito, training natin ito. At kung magtatagal pa, ano man ang gagawin pa ng Diyos, handa na tayo. Kaya learn to just praise God. Learn to just rejoice in all your circumstances. Matutunan nating, if God is in my vessel, I can always smile at the storm. Tignan nyo ho, i-parallel ko lang. Kahapon po ang aming flight from Manila to Butuan City. Tapos at least 3 or 4 hours from Butuan City to Bislig by land. Pero i-connect ko lang po, nung kahapon ay habagat po sa Metro Manila. Kung nagbasa kayo ng diaryo kanina o nagpanood kayo ng balita, ay maraming lugar sa Metro Manila ang binaha. Dahil nung kami po ay papunta sa airport, ay halos zero visibility na. Ang lakas po ng ulan, sa sobrang lakas, ay halos hindi mo na makita yung ibang sasakyan, zero visibility. At parabang sinasabi mong,
Nako, baka makancel pa yung flight. Nako, baka magsara ang airport dahil sa baha. Pero alam niyo, natuloy po yung biyahe. At lumampas lang kami sa mga ulap, pero may liwanag na sa itaas ng mga madidilim na ulap. At ipinakita ko ho kung gaano kaliwanag. Puntahan niyo yung aking Facebook account, yung aking picture na pinost, yung just landed Butuan City Airport. Makikita ho ninyo kung gaano kaaliwalas naman ang araw, gaano kaaliwalas ang panahon. So parang ganito po yan. Kani-kanina lang, wala kang maaninag, zero visibility. Parang wala kang makitang pag-asa. Pero may liwanag sa taas ng storm. May liwanag sa taas, sa ibabaw ng madidilim na ulap. At ipinakita po ang dalawang mukha. At ako po ay keen observer, ganyan po ang buhay. Minsan parang wala kang maaninag na pag-asa. Pero hindi magtatagal, aakyat ka lang sa spirituality mo at magiging maliwalas ang panahon. All truth is parallel, mga kapatid. Amen? So that joyful reality gives us hope even in the most difficult times. Samahan niyo po ako sa declaration natin, sabihin natin, Heavenly Father, thank you for being with us always. Give us strength to rejoice in your love and protection in Christ, even when life gets tough. Amen. One more time, say, Heavenly Father, thank you for being with us always. Give us strength to rejoice in your love and protection in Christ, even when life gets tough. Amen and amen. Lord God in heaven, salamat po sa aming pong tinanggap na revelation ngayon, na kahit na po napaka tindi ang panahon naming kinakaharap, na halos wala kaming makitang maaninag na pag-asa, maaninag na resultang positibo sa aming mga sitwasyon, pwede pong sa isang saglit ay mabago ang lahat ng sitwasyon. Tulungan mo kami na kahit sa kawalan, kapag lahat ng aming ginagawa ay parang wala nang produce, wala nang resulta, na kahit na po anong mga trabaho namin ay parang hindi na kayang i-sustain ang aming pangangailangan. Katulad po ng sinabi ni Habakkuk, ang mga igos ay hindi na namumulaklak, ang mga ubas ay wala na, ang bukid ay hindi na makapagbigay ng pagkain, wala ng tupa, wala ng baka sa mga kwadra nito. Ang sabi niya, I still rejoice in God my Savior. Magagalak pa rin ako sa aking Diyos at tagapagligtas. Turuan mo kami na yan ang magiging response namin sa mga panahon ng kawalan, ang piliing magpasalamat sa iyo, ang piliing magalak pa rin sa iyo. Dahil ang pagiging mapagpasalamat at magalakin sa gitna ng kawalan ay pagpapakita ng aming lubos na pagkakilala sa iyo at pagtitiwala sa iyong kakayanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa araw na ito, sa buhay naming ito. Sa pangalan mo, Jesus, amen and amen. Purihin ang Diyos. Mga minamahal, na-announce na po, wala pong hope hour kasi by 7:30 ay mag-church visitation na kami. Tatlong simbahan po ang ating nadalawin, mga simbahan natin dito sa Caraga province. At afterwards ay going to Tandag City to continue ito pong aming purpose of coming here in Mindanao.
So, wala po tayong hope hour. Pagpaumanhin po sa buong panahon na nandito kami sa Mindanao. At alam ko naman na unawaan nyo lahat. At panalangin po ninyo maging successful din po ang aming mga lakad, mga meetings at mga gagawin pa dito. So magpapaalam muna kayo. Ingat kayo lagi ha. Magpapaalam muna kayo. Magpapaalam muna ako. Bakit kayo magpapaalam? Magpapaalam muna ako. At kita-kita tayo uli bukas. Hopefully, kasi sa Tandag City kami matutulog mamayang gabi. Hopefully, napansin nyo naman, naglulukuluko yung wifi natin dito. So hopefully sa aming tutuluyan ay may magandang internet signal uli. At kung meron man, makikita nyo uli ang mukhang ito bukas ng ganitong oras. God bless po, ingat kayo, and shalom.